Magandang umaga po sa inyong lahat. In the spiritual exercises of St. Ignatius of Loyola, each prayer period begins with an opening prayer and then asking or begging for a grace. Very practical po kasi si St. Ignatius. Kung wala o kulang ka sa isang bagay, hingin mo. O kaya, magmakaawa ka ng makuha mo. For example, you know that you are a proud and confident person. Ask the Lord to give you the grace of humility. Or if you know that you are a lazy person, beg the Lord to give you the grace to persevere and focus. Or if you really want to be a priest or enter the religious life, but you know in your heart and the circumstances around you that you don't have a calling, sabi ni Ignacio, beg the Lord to give you the grace of vocation. Who knows? God can work miracles, isn't it? And you see, the key here is persistence. In our gospel today, dear brothers and sisters, we heard about the Canaanite woman being rejected by Jesus himself for almost 4 times. Sabi niya, Lord, maawa ka naman sa akin. Yung anak ko, inaalihan ng masamang espiritu. First rejection, hindi siya pinansin. Deadma, NR. Second rejection, sabi ng mga disciples, palisin nyo nga yan. Ang kulit-kulit, ang ingay. Tawag ng tawag sa atin. Third rejection, sabi ni Jesus, I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. Hindi sa mga tulad nyo. Hindi sa mga taga-ibang lugar. And fourth rejection, sabi niya, after lumuhod at magmakaawa, it is not right to take the food of children and throw it to the dogs. But still, the woman was very persistent. Kung tayo po kaya yon, tatawag pa ba tayo for the fifth time? And Jesus admired the persistence and granted her intentions. You see, dear brothers and sisters, sometimes persistence is what we just need. What we only need. Madalas po kasi, sa unang try pa lang, sumusuko na tayo. Pag hindi tayo napagbigyan agad ng Diyos sa hiling natin, nagtatampo tayo agad. Kapag hindi nasunod yung mga gusto natin, pakiramdam na agad natin, aaping-api na tayo. And you know, maybe a very good and timely example is our gold medal Paris Olympian, Carlos Yulo. Sikat na sikat po siya ngayon, hindi ba? And of course, we Filipinos are all proud of him as he also brings honor to our country. Pero madalas, and most people only see him as the gold Olympic medalist. Yun yung ating nakikita sa kanya. And only a few know that he also lost many times before. That he also experienced winning only silver and bronze medals. And even landing only on the 10th place, 15th place, even a 23rd place. Siguro, kung sumuko na siya agad dati, hindi nag-persist, wala tayong gold medal sa Olympics ngayon. Dear brothers and sisters, persistence in our spiritual life is also very important, as it was shown to us by the Canaanite woman in the Gospel. After all,
pag nangulit naman tayo sa Diyos, o pag nangulit naman tayo sa ating mga magulang, at kumpara naman sa ating ikabubuti, I don't think matitiis tayo ng isang magulang. Amen.